Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel na naman, no? Naimbag nga panagsublimanan, na? So, ngayong araw guys is that wala muna tayong intro-intro na ano, no? Na video clips, no? So, ngayong araw guys, pag-uusapan natin is about sa bike accessories at mga bike equipments na ginagamit ko, no? Sa aking pagbabike na which is kailangan mo din pag magbabike to work ka. Ayan. So itong mga accessories and equipments na to guys is binili ko siya isa at isa. So sasabihin ko yung mga price kung magkano ko siya nabili. Yung mga accessories na to, yung iba kailangan mo, yung iba hindi. Ayan. Pansin nyo is andito rin itong aking handlebar. No, dito ko kasi kakabit mamaya para makita nyo ang magiging itsura ng mga bike accessories na ano, bibigyan natin ng review. Total nagamit ko naman na to. Bigyan na natin ng review kung mare-recommend ko ba to sa inyo o hindi. Ayan. So without further to do, let's get started. So yung mga bike accessories na to guys is ito lang yung mga mangilan-ngilan, no? Sa mga paunti-unti kong nabili, no? Hindi ko naman siya bultuhan na binili, kaya tanda ko yung mga presyo ng mga to. Ayan. So una natin, syempre itong helmet, ayan. Ay, helmet tuloy. Taka! Gago! So, una natin item guys, itong ating cycling shades. So actually itong cycling shades na to is madalang mo siya magamit. Actually minsan hindi pa nga kasi hindi ako masyado sanay sa paggamit nito. Pag sobrang init saka ko lang siya sinusuot. Kasi nga nakakasilaw yung ano, pero pag hanggat kaya pa naman hindi ko pa siya ginagamit kasi nahihilo ako, ayan. Nahihilo ako sa mga paggamit ng ganito. So yung ito guys, hindi ko to binili. Bali nagpasok ako noon ng aking bisikleta, no, which is sinama niya to as a free item. So siguro yung brand nito is Oakley. So hindi ko alam kung magkano yung price nito sa totoo lang. Ayan. Next, so next item tayo. So pangalawa guys, syempre napakahalaga. Ito yung pinakamahalaga for safety natin sa pagra-ride ng bike, which is itong ating helmet. Ayan. Yung helmet na to is between brand, ayan. Pero in the near future, kung pag nakaipon ako ng pera, is papalitan ko din to ng mas matibay palalo, no? Ito guys is much better to, unlike yung mga nabibili nyo sa Quiapo na tag 300 lang. Ayan, hindi ko recommended yun guys. Kung bibili kayo, bili na kayo ng ano, ng sigurado talaga. At itong between brand na to guys, napakaganda, napakatigas na ito. Much better siya, no? So yung price na ito guys is nabili ko siya ng 1,000 plus, around 1,500 ata. Ayan. So basta hindi bababa sa 1,000 yung price na ito guys. 1,000 to 1,500 makakakuha ko na neto. Sa Decathlon ko binili ito guys. Ayan, yung ibang helmet doon nagre-range lang din ng ganon, 1,700 ganyan, depende sa anong uri ng helmet. Pero ito good quality na to guys, matibay, unlike sa ano, sa mga other helmets na mabibili mo sa Quiapo na low quality. Ayan, ito safe ka sa daan, napakasarap gamitin, ang daming butas, masarap sa ulo kasi yung pasok ng hangin, no, is maganda. Tapos may ano siya nakasulat dito sa loob na air cooling system. Ayan, yung air cooling system na yan, napakaganda, swabe sa ulo. Ayan. Nice. Yeah, so next item tayo. So next item natin is itong ano, ating pump, syempre ayan. So nakilera lang sila dito guys, randomly to. Kung ano yung makuha ko, yun yung ano natin, papakita natin. So ito is ano siya, portable hand pump, no? Portable kasi madadala mo siya kahit saan. May ano to, may mount siya para sa ilalagay mo siya dun sa ilalim ng battle cage mount. Ayan. So dun mo siya i-roscas yung ano, mount na yun, neto. Ayan. Yung mount na ito guys is andun sa ano, andun sa nakatago kasi hindi ko pa mahanap. Pero kasi bike to school lang ako dati, so hindi ko siya nilalagay sa bike ko kasi nga baka manakaw din, no, kapag iniwan ko yung bike ko kung saan-saan. So kung maglong ride kayo, bike to work kayo, I highly recommend na bumili kayo na itong GU Air Supply portable pump na to. Dual na to guys, pwede sa Presta valve tsaka sa shredder, babalik tarin nyo lang to. Ayan. Ayan, babalik tarin nyo lang yan, ikutin nyo yan. Ayan, tapos susundutin nyo lang itong ano na to guys, itong rubber na to. Ayan, pag nasundot niya yan, babalik tarin niya lang siya, i-reverse niya lang sa kanya ibalik to. Ayan, ganun lang siya kadali. Kasi na-try ko na yung Presta tsaka shredder na valve. Swabe naman to. Maganda to guys, lalo pag magta-travel kayo, wala ka naman magdala ka ng ano, nung pump na sobrang laki, diba? So, yung price nito is, nabili ko lang siya ng 200 pesos. Ayan, sa Quiapo noon, yung price nito is 260. Tinawar-tawaran lang namin ng 200 pesos. Ayan, binigyan niya naman. Ayan. So, next item tayo guys. So yung pinakamahalaga pag magra-ride ka sa gabi, syempre itong ating mga ilaw, ayan.
ilaw. Ito yung so dalawang klase ng ilaw guys pagdating sa bike, kasi unlike sa motor na may built-in ano na siya, may built-in na ilaw. Pag nagbike ka wala yang ilaw, so bibili ka talaga. So pagdating sa mga ano, mga ilaw, no, dalawa, ito lang yung mga na-try ko. So ito lang yung bibigyan natin ng review, no. So una, first stop up is ito yung ano, Easy Do. Dalawa to guys, dalawang klase ha, yung headlight, itong tinatawag na headlight sa harap, tsaka naman ito yung tail light sa likod dyan nilalagay. Mostly makikita mo to sa likod ng seat post o kaya sa seat stay, ganyan, dun mo makikita itong mga ano na to, mga maliliit na to. So una, ito yung ano, headlight natin, Easy Do. Malakas naman siya guys, actually. Tapos may ibang mode siya, ayan. Ayan. So yung price na ito guys, 300 pesos ko lang siya nabili, itong Easy Do na to. Yung kagandaan dito guys is meron na siyang horn, ayan. Ayan, nababago pa yung horn niya, nag-iiba-iba ng sound. Ilalong press mo lang to, ayan. So, kagandahan niyan, pag nilagay mo to sa bike, sa handlebar, which is ito, ayan. Buti na lang, may ganito tayo, no. So, ilalagay natin siya ganito lang, iipit mo lang siya. Ayan, then okay na. Tapos, ikot-ikot mo lang tong horn na to. Then, ilalagay mo tong horn niya, ayan. So, next stop is itong ano naman, Easy Do din to actually. Pero mas mahal to guys, kasi ano to, parang touchscreen ba siya. Ayan, wala siyang button, wala siyang physical button, unlike na ito, na nakiklik mo siya. Ayan. So ito, wala tong click button. So parang itatouch mo lang itong ano na yan. Ayan. And then magbubukas na siya. Ayan. So tap mo lang. And then pagpapatayin mo, long press lang ulit. Ayan. Mas mahal to guys kasi yung price na ito is 500 pesos. Meron na din siyang horn. Kung mapapansin nyo guys, nilagyan ko na lang ng tape ito. Ayan. Kasi nga kadahilanan na sobrang tagal na sa akin na ito. Ayan. Pagdating sa battery performance na ito guys, nasubukan ko na siya from dati from Valenzuela hanggang dito sa bahay, balikan na yan. Nagamit ko siya, sobrang tagal niya malubat. Tapos, nagamit ko pa, pagdating ko dito sa bahay, nagamit ko pa siya 1 week, no? Na, ano, bahay school lang ako dati. Kasi umuwi ako madalas minsan, madalas lagi is gabi. Gabi na, so kailangan ko ng ito, headlight. Para makita ka sa daan, syempre safety is must, ayan. Kung bike trek ka, gabi ka umuwi, alas 6 ganyan, maganda, bumili ka ng ganito. Ito, 500 pesos na to. Syempre, may mas madami pa, no? Na brand tulad ng Cat Eye Bolt. No, yung Cat Eye Bolt guys, nakita ko lang sa tropa ko, sobrang ganda din nun. Malakas yung ano, lumens niya, maliwanag din. Saka matagal din malobat, ayan, yung Cat Eye Bolt, try nyo din yun. Pero yung price nun, hindi ko pa alam kasi nga hindi ako nabili. Ito lang yung mga binili ko, yung mga budget meal lang, syempre. Ayan, so same lang dun sa kabila, ikakabit nyo lang din dito. Ayan. Ayan na. Tapos ayan, double horn na kayo. Pwede nyo nang pagsabayin to, no? Ayan nyo, da? Ayan, so next stop up natin is itong mga ano natin, mga tail lights natin. Yung presyo na ito guys is 120 sa Quiapo, pero nabili ko lang siya ng 70 pesos, ayan. Ewan ko kung may mas mura pa sa Shopee, pero hanap kayo. Ayan, ito lang, ayan, sobrang tagal din na ito malobat guys. Chinaturge ko siya, mga 2 weeks ko din siya nagagamit. Hindi straight yun guys, paputol-putol yun. Minsan nauwi ako lang ano, mga 1 hour ganyan, okay, 30 minutes. Ito ko siya nagagamit, ayan, 2 weeks siya tumatagal. Ayan, so ito, paiba-iba yung kulay, na babago mo din siya. Ayan, then ito, kulay puti lang. Ayan, bali additional niya na lang tong ano, itong rubber na to, itong rubber wood na to. Ayan, ito yung pinakabit dun sa likod. Pero ito, may kasama na tong ano guys, may kasama na yung parang goma pag bumili ka. Yung goma na ito, andun nakatago din. Ayan, so maganda to guys, sobrang tagal din malobat. Yun nga lang, budget nga lang to, sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamura na makikita mo sa Quiapo, no, makakakuha ka ng ano, 70 pesos na lang din. Although wala siyang brand, pero maganda na. Ayan, pero kung sabi ko nga, kung may pera ka, bili ka na ng much better, diba, yung mas mahal. Ayan, so next, tabi mo na muna nito. Next stop up is hindi, ito muna, ito, ayan. Nung makikita nyo, pinastick ko siya kasi nga, dahil sa community quarantine, hindi ko siya nagamit. Ngayon nilalaro siya ng pusa ko, kaya, ayan, inalo ko muna siya, lagay ko muna sa plastic. Ayan. So ito guys, ito yung tinatawag na duckweed helmet, ayan. Kung bibili ka na ito guys, napakarami sa Lazada, sa Shopee, binili ko lang to guys is 80 pesos isa, ayan. May nakita kasi ako nun guys, yung kwento nito is that nakakita ko sa marketplace ng nagbebenta nito, which is 200 pesos. So nag-search ako sa Lazada at sa Shopee, nakakita ko 80 lang. Then during that time may free shipping. So bali 80 ko lang nabili tong 80 ito, 80 din to. Ayan. So itong propeller na itong isa guys, ito yung ganito niya, itong isa. So, pinalitan ko ng rotary, kadahilanan nga no, na nawala sa ano, sa nung nagbike ako sa Mandaluyong, no. Sobrang bilis siguro ng ikot ng propeller. Nalaglag siya, no, around dun sa ano siguro sa Mandaluyong, sa hypermarket do. 80 pesos lang siya, napaka-cute. Bakit ko binili to guys? Kasi may ano siya, may horn din siya. Ayan. Natunog din siya. Then may ilaw din siya actually. Ayan. Pukpok lang yan. Ayan. May ilaw din siya. Pwede din siya sa tabi. Pag nakakabit siya sa handlebar guys, pre-press lang siya. No? Ayan. Napakaganda ng ano na to. Ng accessory na to. Napaka-cute. Ayan. However, pag nagbabike to school ako, hindi ko to dinaadala kasi nga baka may makyutan din. Mawala. Ayan. Guys, so ayan. Maganda, sabi ko nga sa inyo, pang ano lang to, hindi mo naman siya actually kailangan, no? Pero ayan, pang design na din siya, maganda siya. So bali, pag sa road bike gamit mo, sa drop bar, medyo mahirap siya i-clamp, ayan. Pero pag sa MTB naman, napakadali lang i-clamp. Daling i-press, ayan. Ayan. Yung 80 pesos, I think, sulit naman na dito sa ano, duckweed helmets na to. Ayan, next natin. Bakit rosary nilagay ko guys, syempre, for safety na din. Ayan, so next item tayo. So pagdating naman sa ano guys, sinasabi nila na pag
Nagkakaroon ka ng bike, unang i-upgrade mo it's yung cleats, mag-cleats pedal ka, tsaka mag-cleats ka. Ayan. Pero para sa akin, wag muna. Ayan. Pag nag-upgrade ka ng bike, siguraduhin mo muna na maayos yung helmet mo, na maganda at quality yung helmet mo. Bakit? Bakit? Siyempre, ang paggamit ng cleats pedal, guys, at tsaka cleats shoes ay napaka-delikado. Ayan. So, ito yung aking cleats pedal. Ito ay Look Keio Classic, no? Tsaka ito naman yung aking cleats shoes. Ayan. Yung cleats shoes na to is Shimano RP2, no? So, yung price nito, guys, 2,500. Tapos ito is nabili ko siya ng around 2,500 din. So, bali 5K ito na kasama na din ito. Ayan, yung ito yung tinatawag na cleats attachment o mas kilala sa mga siklista na bala. Ayan, ito yung kinakabit dito sa cleats shoes. Ayan. So, sa paggamit na ito, guys, napakadelikado na ito. Pag bike tour ka, gusto mong gumamit na ito, I recommend na pag-practicean mo muna. Ayan. Kasi pag hindi ka nag-practice, gagamitin mo agad to. Ayan, ako po, napakadelikado. Kasi it takes time, no, para ma-master yung paggamit ng cleats. Ayan. So, ultimo ako nga, so, nung binili ko ito, sobrang tagal ko pinag-aralan. It takes a month. And actually, hanggang ngayon, no, medyo pumapalya pa din ako minsan. Siguro natumba na rin ako ng 2 beses dahil dito sa cleats na to. Kasi ito, guys, pag kinabit mo to sa cleats, ayan, so para ma-clip out mo siya, i-slide mo ng ganyan. Which is, pag nakalimutan mo sa ride na naka-cleats ka, is mabubulilyaso ka, ma-didisgrasya ka, no. So, before using this, before buying this, tsaka before using, I recommend na pag-practicean mo muna. Ayan, kasi napakadelikado na ito, guys. And so, ito, 5,000 pesos, itong ano na to, set na to. Cleat set ang tawag dito. Ayan, may cleats pedal, may cleats shoes. And so next tayo, pumunta naman tayo sa mga jersey sa pagbabike. So ito lang yung aking ano ginagamit sa ano na uniform sa pagbabike. Ito yung muna, yung specialized na ano, nabili ko lang siya sa ano sa Quiapo ng 200 pesos. Ayan, okay na din. Ayan. For sure, hindi to yung ano, original na specialized. Malamang sa malamang copy lang to. Pero maganda naman kasi dry fit siya. Ayan. Kung bibili ka ng ganito, guys, syempre dapat dry fit para mas mabilis matuyo yung pawis mo. Tsaka mas price ko. Ayan. Ito yung gamit ko. Yung nakaraang video ko, guys, ito yung gamit ko. Ayan, pong specialized. Then sa cycling short naman, ito yung aking cycling short. Ayan. So makikita nyo sa ilalim, guys, meron yung pads. Itong pads para yun sa saddle, para pag nag-long ride ka, ganyan. O kaya medyo hindi ka komportable sa upuan mo sa saddle. Maganda to kasi ito yung parang kang naka-upo sa kutsyon. Pag makapal yung pads, ha. Ito, guys, napaka-comfortable na ito. Yung price na ito, nabili ko lang din siya ng 150 pesos. Ayan. May pads na yan. Ang galing ko dyan hanggang dito. Ayan. Ayan. So, next is that, ito. Ayan. Ito naman, guys, ito yung mostly, no, nakikita mo sa mga, ano, naka motor. Ayan. Pero binili ko pa din siya for ano, gagamitin ko nga sana dun sa ano aking bisikleta, no. So ito, guys, is ano, sa ito yung tinatawag na cellphone holder, no. Kaya niya hanggang ano 6 inch na cellphone. So nabili ko lang siya 55 pesos ito. In-order ko lang siya sa Shopee. Kasi, guys, pag nag-order ako ng Shopee, naantay ko lang yung free shipping kasi medyo mga mura lang binibili ko. Ayan. So 55 pesos lang to. Kinakabit din to dun sa ano, guys, handlebar. So dito mo nilalagay yung cellphone mo, for example, Food Panda ka, ganyan, o kaya nagdi-deliver ka ng mga pagkain, tapos hindi mo alam yung mapa, then dito mo ilalagay yung cellphone. Ayan, so next item tayo. Ayan. So ito naman, next, guys, is tong Let's Slim na ano nilalagay dito sa braso, ayan, para hindi ka umitim pag anti-ultraviolet rays. Ayan. So ito, flexible siya, guys. Alam nyo, yung mga nagmumoto, ayun yung mga tricycle drivers na may nilalagay dito. So ganito yun, pero ito, ano lang siya. Madalang ko lang din naman siya gamitin, actually, no, kasi mas gusto ko yung umiitim pag nagbabike kasi nga mas ramdam yung ano hangin. And so ito, anti-rad, no, nakalagay dito sa ano. So ito, guys, yung price nito, nabili ko lang siya 30 pesos ko lang siya nabili. And so kung yung damit mo, yung cycling jersey mo is hanggang dito lang, like t-shirt, yan, I recommend na bumili ka ng ganito pag sobrang init ng bike to work mo. Ayan. Next, so sunod naman tayo sa mga bag naman tayo. So ito yung aking frame bag, no, nilalagay ito sa harap ng bisikleta dun sa before this time. Ayan. Wala kasi yung bike ko dito, guys, hindi ko nilagay. So dito, guys, nilalagay yung mostly pag ano, yung brand dito, guys, is Deuter. Ito, guys, is kasama lang siya nung aking pinasok na bike noon kaya hindi ko din alam yung price. Ayan, bali freebie lang din siya. Ayan, ito yung ayan, lagay ng power bank, guys. Mostly power bank, patch kit. Ganyan yung nilalagay dito kasi ano, malapit siya sa handlebar, which is pag may dala kang cellphone na nagmamapak ano na low bat, dito nilalagay yung power bank. Ayan. So pag bubuksan mo siya, ayan, ito yung laman ng aking ano, ng aking frame bag. So dito ko nilalagay yung aking multi-tool. Sa pagbabike to work, guys, I recommend bumili ka ng ganito. Ayan, nabili ko lang to 80 pesos dun sa Divisoria noon. Ayan. Ito ay multi-tool. Magagamit, very convenient siya, no? Dapat bumili ka talaga ng ganito para pag nasiraan ka sa daan, at least may pangtihit ka. Ayan. So ito siya. Ayan. Ito yung ano, 80 pesos ko lang to nabili sa Divisoria. Ayan. Ano pa bang laman? So dito ko rin nilalagay yung mga bolts. Then, yung aking patch kit, syempre. Ayan. Ito. So yung patch kit na to, guys, nabili ko lang din siya ng 25 pesos sa ano din to, sa Shopee. Ayan.
itong ano na to, patch kit. Para saan to, guys? Para pag naplatan ka ng gulong, then gumagamit ka pa ng inner tubes. Kasi mostly naman, pag una ka pa lang sa bike, yung mga mabibili mong budget bikes, is hindi naman naka-tubeless setup yan. May tube yan sa loob. Kaya pag naplatan ka, pwede mo to pantapal dun sa butas. Ayan. Kaya dapat, meron pa nito. Ayan. Kasi guys, naranasan na namin yan nung, ano, nung tropa ko, no? Si Kim Brian, ayan, kung napapanood mo to, tol. Naalala nyo ba yung, ano, yung nag-ride tayo at nabutas yung interior niya, no? Naglakad siya mula Taft, inakay niya yung bike nga hanggang kaya po kasi nga wala kaming dalang patch kit. Ayan. Napaka-essential nito, guys. Sinasabi ko sa inyo, bike to work kayo, kayo mag-ride kayo, napaka-essential ng patch kit na ito. Ito yung magsasalba ng buhay nyo sa ride. Ayan. So, next, kasama na yung patch kit, ito. Ito yung pangsungkit dun sa, ano, sa tire. Pagtatanggal mo yung gulong, isasukbit mo to, then, yun. So, ano pa ba naman nito? Yun lang. And then, itong mga plastic. Pag gumulaan, syempre, hindi naman waterproof yung mga gamit natin, no, is, ayan, may mga plastic tayong dala pang plastic ng cellphone, ganyan. Ayan. So, next is ito naman yung tawag naman dito, guys, is saddle bag. Ibig sabihin, nilalagay ito sa ilalim ng saddle. Tinatali ito, yan, sa seat post. Tapos ito naman sa saddle. Ayan. Ayan. So, ito try ko sana, pero doon yung bike ko eh, malayo. Ayan. So, ito siya, saddle bag. Ayan, kita nyo, medyo marumi, kasi hindi ko pa siya nalalaban. Yung bili ko lang neto, guys, is 160, natawaran ko lang siya. Bisol yan, guys. Kung ako sa inyo, guys, before kayo bumili sa shop sa Quiapo, hanapin nyo yung pinakamura. Kasi madaming mura dun, guys, sa Quiapo. Ayan. Bisol siya. Mahal tong Bisol, guys. Guys, no, lagpas 200 to, alam ko. Ayan, pero nabili ko lang siya, 160. And maganda siya kasi malaki. Ayan. So, dito ko nilalagay yung aking, ito, yung aking inner tubes, tsaka puro plastic din yan. Ayan. Normally, inner tubes lang yung nilalagay ko dito, guys, at tsaka yung aking bike lock. Okay, essential din ng ano bike lock, no, sa ating pagbabike. Kasi for example, iniwan mo yung ano yung bike mo sa parking, and then may magagamit ka na panglock ng bike mo, which is ito. Ayan, kung makikita nyo, yan yung tsuro ng bike lock. May bike lock ako, dalawa. However, hindi, doon pa siya nakatago, hindi ko mahanap, no. So, ayan, skip na lang muna natin, tignan nyo na lang ganito yan. Bilhin nyo na yun, guys, yung bili ko dun sa bike lock ko, isa na lang siya, 80 pesos yung isa. Then yung isa, yung master lock na makapal, ito, is 300 pesos. Kung bibili ka ng bike lock, syempre yung mahal na, yung ano kasi, guys, yung binili ko lang yung maliit, pang front. Nagulong ko para hindi talaga manakaw. Ayan. So, susunod, guys, na bike accessory, syempre hindi mawawala dyan yung cyclo computer o yung tinatawag nila na speedometer. Ayan. Pag sinabing yung speedometer, guys, ito yung itsura niya. Ayan. Bakit wala ko? Ayan. Kasi nga, kadahil nga noon, bumili ako ng isa yung cat eye, pero ninakaw. Ayan. Then, hindi na ako nagkaroon pa ng time para makabili ng bago. Ayan. Kasi nakalagay lang siya sa barfly, then iniwang ko siya sa school. Then, nagulat na lang ako, nawala siya, nawala yung speedometer ko. Ayan, so, yung price range ng cat eye, guys, is around 1,500 hanggang 2,000 and up. Ayan. Pero depende pa din sa bike shop na mabibilihan mo. Minsan may mabibili ka lang na 1, 2, ganyan. Cat eye, guys, is subok na yan. Kung gusto mo yung mga budget na speedometer, and then yung mga sanding, ganyan, which is, nagra-range lang siya ng 200 to 500. Then, Lexada, 400 to 600. Ayan, depende. Ayan, tingnan mo na lang sa Shopee. Ayan, next naman tayo, guys, is itong ating tinatawag na battle cage holder. Ayan, syempre, pag kung nabalitaan nyo yung mga unang mga siklista is may nahimatay ganyan. No, so para maiwasan yung mga bagay nyo, guys, pag bike to work kayo, bumili kayo nito ng ano na to, ng battle cage. Ayan, pag sinabing battle cage, guys, dito nilalagay yung bote ng tubig. Ayan, so i-ano lang to sa battle cage mount, ituturnilyo lang dito. Ayan, dalawa. Then, yun, good to go ka na. So ito ginagamit ko, guys, dalawa yan magkabilaan, taas at baba. Ayan, ganyan yung magiging itsura niyan. Ayan, so andito lang din naman tayo, sabihin na natin ito. Ayan, ito yung mga bote na ginagamit ko. Pan-branded siya, sobrang tagal na din nito. Then ito yung Discovery Battle. So itong Discovery Battle, guys, nabili ko lang siya ng 100 pesos sa Quiapo. Ayan. Kasi, guys, sa Quiapo yung bilihan ng ano, mostly ng mga murang bike accessories, bike items, no. Ayan. Kasi sobrang doon natin yung bagsakan ng ano eh, ng madaming bike parts. Ayan. Ito, sandal lang to, Discovery ano. Kasi itong battle cage ko, guys, yung ano brand nito is Cat Eye. Cat Eye siya. Yung price nito 200 pesos lang siya, yung Cat Eye na to. Ayan. So, itong dalawa, 400 pesos. Pag sinabing Cat Eye, guys, subok na yan sa mga bike parts. Ayan, tagal ang ginagamit. So, ayan. So, ano muna natin? Gilid muna natin yan. Then, next. Siyempre, pag magra-rides ka, dapat meron kang baong inner tubes. Ayan. Inner tubes, napaka-essential din na ito pag magra-ride ka o kaya bike to work ka. Kasi nga, yun, pag nabutasan ka, diba, matagal kasi mag-patch kit, guys. Abutin ka ng ano. Siguro sabihin na natin ang minimum na 15 minutes o kaya 10 minutes. Ganyan, depende kung skilled ka na. Pero pag beginner ka, sobrang tagal magpalit ng ano, sobrang tagal mag-patch kit. Pero unlike pag may inner tubes ka na extra, no, ipapatch kit mo lang yung saglit o kaya pwede mo nang tanggalin yon. Then, ayan, good to go ka na. Ito na, ipalit mo na yung walang butas. Then, yung may butas na inner tube, pwede mo siyang i-patch na lang dun sa bahay nyo. Then, magagamit mo na. Yun na yung gagamitin mong extra inner tubes. Ayan. Yung price nito, guys, nabili ko to ng 120 lang. Ayan, sa Quiapo ulit. Then, ito 150. Depende sa bibilihan nyo. Tsaka yung brand. Ayan. Yung sikat na brand dyan pagdating sa inner tubes, yung mga Maxxis. Ayan. Pero itong sa akin is yung Shengqin. Ayan. Ayan. Yun yung brand. Ayan.
Ito guys, extra stem ko lang siya. Kasi pag hindi ako komportable dun sa isa, dun sa short stem ko na nakalagay. Kasi 60mm lang yon, pinapalit ko to. Ito ay 90mm na ITM Alcor. Ayan, ito yung pinapalit ko. Kasi minsan hindi ako komportable. So at least may spare tayo ng stem. Pero hindi ko recommended na may spare kayo ng stem. Para sa akin lang to. Kung hindi kayo komportable, mag-upgrade kayo ng stem. Yung ano niya na, yung prefer nyo talaga. Please, knowing, nag-enjoy na naman kayo sa video natin. Actually, ginawa ko lang to yung video na to kasi nag-chat na naman yung ating tropa, na daw, yung mga bibili niyang, ng mga accessories. So, ayan, pinakita ko na sa inyo. At, actually, wala lang akong magawa ng content. And, pinipilit ko lang. wala tayong maisip na content, no? So, gusto ko sana gumawa ng gameplay sa PS4, however, hindi ko alam kung paano ilipat sa USB. Siguro kakapain ko muna, ayan. So, hanggang dito yung video natin, guys. Maraming salamat sa panonood. And, see you in my next video kung meron pa akong maisip na iko-content, no? So, kung may mga gusto kayo, kindly comment down below. And, stay safe, no? Papasok na tayo sa GCQ bukas and iwas coronavirus. Ha ha.